Magandang hapon po sa inyo lahat. Si C.S. Lewis ay kilala bilang isang philosopher at isang Christian thinker. At meron siyang famous line na sumikat patungkol sa kamatayan. Sabi niya, the death is not the end, but rather chapter one of the great story. Ang kamatayan daw ay hindi ang katapusan, kundi ito ay isang kabanata ng isang dakilang kwento. At bawat kabanata daw nito ay higit na mas maganda kung ikukumpara mo doon sa nauna. Galing ito doon sa The Chronicles of Narnia, The Last Battle na pinablish niya noong 1956. Ngunit may isa pang spiritual na katotohanan na dapat nating yakapin, ngunit hindi ito madaling gawin. Ang katotohanan, ang isang masigla, kapaki-pakinabang na spiritual na buhay ay isang marcha ng kamatayan. Kung saan ang nagmamarcha ay paulit-ulit na namamatay at itong klaseng landasin na ito ay minaster ng walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At ito rin ang landas na tinatahak ni Apostol Pablo nung sabihin niyang I die daily in 1 Corinthians chapter 15 verse 31. Ito ang daan ay pinagdiriwang sa presisyon ng tagumpay kung saan makikita natin ang puso ng passage natin ngayong hapon. Kaya inaanayahan ko po muna ang bawat isa na tayo po ay tumayo at makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Corinto, 2 Corinthians chapter 2. Ang pinakang main text ng talaga natin ay 15, pero kung mag-insert tayo doon sa verse 14 hanggang 17. 2 Corinthians chapter 2, verse 14 hanggang 17. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Ngunit salamat sa Diyos na siyang laging nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo. At sa pamamagitan natin ay nagpapalaganap ng samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Sapagkat kami ang halimuyak ng handog ni Kristo sa Diyos na nalalanghap ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Para sa isa, kami ay halimuyak ng kamatayan na nagdudulot ng kamatayan at sa isa naman ay halimuyak ng buhay na nagdudulot ng buhay. Sino ang sapat para sa gawain ito? Sapagkat hindi kami katulad ng marami na gumagamit ng salita ng Diyos para sa sariling pakinabang, kundi bilang mga tapat na subo ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo sa paningin ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos, makakaupo na po tayong lahat. Ang passage natin na mula mismo kay Apostol Pablo ay galing doon sa pangalawang Corinto, 2 Corinthians. No? At sinulat niya ito during his third missionary journey, kung saan siya ay nagmi-ministero sa Epeso. At yung passage natin nagsimula doon sa pasasalamat niya sa Diyos kung saan laging dinadala ng Diyos yung kanyang mga lingkod sa katagumpayan at nagpapahalimuyak no, ng karunungan ni Kristo saan mang dako. Alam niyo sa Roman Victory Parades, makikita natin dito na meron silang sinusulog ng mga incense bilang selebrasyon ng tagumpay at sa tagumpay na yan ay makikita natin na meron dalawang anyo tayong makikita dito. Ginamit ni Apostol Pablo yung metaphor na ito ng Roman Triumphal Procession upang ilarawan ang epekto ng karunungan ni Kristo at dinescribe niya ito bilang fragrance, samyo, na nagbibigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan. Dinescribe ni Paul yung mga mananampalataya as an aroma of Christ. In Roman Triumphs, ang hangin ay napupuno ng halimuyak ng mga sinusunog na insenso. At ito ay nakalulugod doon sa mga soldier na nagtagumpay, ngunit ito ay isang hudyat ng babala doon sa kanilang mga nakuhang bihag. And this metaphor demonstrates the gospel effect on two groups of people. Pinapakita nito yung epekto ng ebanghelyo sa dalawang klase ng tao. So those who are saved, para sa kanila, it is the fragrance of life. Ito ay halimuyak ng buhay. And to those who are perishing, doon sa mga ayaw maniwala, doon sa mga ayaw tumanggap, it is the fragrance of death. And this is my message this afternoon. Christ's fragrance is a life-giving aroma to those who are saved and a death aroma to those who are perishing. Ang halimuyak ni Kristo ay nagbibigay buhay na samyo sa mga naligtas at samyo ng kamatayan sa mga napapahamak. The aroma of Christ brings life to the saved and brings death to the unsaved. Ito ay nagdudulot ng buhay sa mga inililigtas at nagdudulot ng kamatayan sa mga ayaw tumanggap dito. At dalawang katotohanan, yung makikita natin mismo, yan sa talata natin sa verse 15, na siyang tatalakayin natin ngayong hapon.
ang halimuyak ng buhay, the fragrance of life, at pangalawa, ang halimuyak ng kamatayan or death, the fragrance of death. Tandaan natin na dinescribe ni Apostle Pablo ang Ebanghelyo bilang halimuyak na nagbibigay buhay. At yan ay malinaw dun sa binasa nating teksto. Nilalarawan niya dito yung mga mananampalataya bilang captured ng mga Romano. Alam niyo sa pag naka-captured nila yung ano yung mga pagdating nila sa paikipaglaban ay yung kanilang mga general ay nagmamarcha. Nagmamarch sila at dala-dala nila, pinaparada nila sa kalsada yung mga nakuha nilang bihag mula doon sa kanilang paikipagbaka. And in that era, ang mga generals would parade yung kanilang mga conquered enemy habang sila ay nagsusunog ng insenso bilang selebrasyon ng kanilang tagumpay. At sinasabi dito ni Apostol Pablo na ang Diyos ay ipinaparada niya mga Kristiyano sa parehong paraan pero hindi siya gumagamit ng insenso katulad ng mga Romano. It is the smell of the knowledge of God. And to be specific, sabi ni Paul, Christians are the sweet aroma of Christ in the world. Ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, ang mabangong samyo, ang mabangong halimuyak ni Kristo sa mundong ito. Ang naaamoy ng Diyos. Magandang halimuyak sa Diyos yung mga paglilingkod ng ginawa ng mga apostol, yung kanilang kahinaan, yung kanilang mga hardships, yung kanilang mga sufferings, yung mga kanilang mga afflictions, at para sa Diyos, ito ay mabangong halimuyak sa Kanya. Sapagkat ito ay paglilingkod na nag-uugat sa pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. And the idea is ang Diyos ay sinakop niya si Apostol Pablo at ang mga unang mananampalataya at dinadala sila bilang mga sundalo sa estado ng tagumpay. And for us Christians, our hardships in the service of the gospel are one means through which God spreads the knowledge of His Son and His work. Yung mga pagdurusa natin sa paglilingkod, serbisyo para sa Ebanghelyo ay isang kaparaanan ng Diyos na kung saan ipinapalaganap ng Diyos yung karunungan ni Kristo at gawa ng Kanyang anak. Paano ba tayo nagkakaroon ng serbisyo sa Ebanghelyo? Ano ba yung ginagawa natin bilang mga mananampalataya? The way you mortify your sin, it is a hardship. Yung duty mo bilang isang lingkod sa loob ng iglesia, it is a hardship. Hindi laging madali. Yung pagdalo mo sa araw ng pagsamba, yung tuwing Lord's Day, paikipaglaban ka sa loob ng isang linggo, hindi ito madali. Hardship yun. Nakikipaglaban ka. Yung paglakad mo sa kabanalan, it is a hardship. Nakikipaglaban ka. Yung pagkakaroon mo ng sanctified behavior, pakikipaglaban yan. Lumalaban ka. At ang iyong pagpapatuloy bilang mananampalataya kay Kristo, yan ay isang pakikipagbaka. Yan ay isang pakikipagdigma. At yung mga bagay na ginagawa mo para kay Kristo, yan ay isang mabangong samyo sa Diyos. Hindi niya yan itinatanggihan. Kundi yan ay mabangong halimuyak para sa Kanya dahil sa Panginoong Hesukristo. At mapapansin natin dito na malaki yung pagkakaiba ng salubay na ito sa pagitan ng mga naliligtas at pinatawad sa kasalanan kay Kristo. Ito dapat yung salubin ng mga mananampalataya. Ito dapat yung estado ng puso ng isang Kristiyano. Meron siyang serbisyo sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Hindi siya naging Kristiyano para maging palamuti lang sa loob ng iglesia. Meron siyang ginagawa. May tungkulin siyang ginagampanan. May pamumuhay siya na hindi dapat hiwalay sa ipinapangaral ng Ebanghelyo. At ito dapat yung estado at pagkakilanlan sa isang sundalo at mananampalataya ni Kristo. Bagamat siya ay bumabagsak, bagamat siya ay nasusugatan, bagamat siya ay nahihirapan, siya ay nagpapatuloy bilang lingkod ni Jesus. Sapagkat ipinagmamalaki siya, ipinaparada siya, at ang general niya ay si Jesus. Hindi ang mga Romano, si Jesus ang general ng mga mananampalataya. Hindi ba ang napakagandang isipin ang general mo ay si Jesus? Isang perpekto, matapang at walang kapintasang namumuno sa kanyang mga kasundalduhan. At napakagandang isipin na hindi tayo pinamumunuan ng isang general na pwedeng
bumagsak, pwedeng manghina. Si Jesus ay hindi. Siya ay perpektong general ng mga mananampalataya. At bilang mga mananampalataya, our pursuit of Christ-like living serves as a gospel influence on those who are being saved. Yung paghahangad natin sa pamumuhay tulad ni Kristo ay nagsisilbing impluwensya ng Ebanghelyo sa mga naniligtas. Kaya ang tanong ko sa iyo, ang paghahangad mo ba ng klase ng pamumuhay na ito ay nagsisilbing impluwensya sa mga taong nasa paligid mo? Paano silang maliligtas? Paano silang makakarinig ng Ebanghelyo kung wala ka doon sa paghahangad na mamuhay ng katulad ng isang mamamayan ng kanyang kaharian? Inahamon ito ang mga mananampalataya na ang ating paghihirap sa Ebanghelyo ay it's not in vain. Hindi ito walang kabuluhan. Kung iniisip natin na napapagod na, nakakapagod maglingkod, nakakapagod sumunod, tingnan mo yung sinasabi ng Ebanghelyo, tingnan mo yung sinasabi ni Jesus. Hindi ito walang kwenta. Hindi ito walang halaga. Maaring hindi tayo na-appreciate ng marami, maaring hindi nakikita ng iba yung ginagawa natin paglilingkod, pero nakikita tayo ni Jesus. Naglilingkod tayo para hindi nakita ng iba, bagamat may epekto sa iba, pero hindi yun yung pangunahing layunin natin. Ang pangunahing layunin natin ay makita tayo na sumusunod mismo doon sa general na si Jesus. Inahamon tayo nito bilang mga mananampalataya na i-present natin si Kristo sa harap ng mga taong wala pa sa pananampalataya, sa trabaho, sa tahanan, sa komunidad na kung saan tayo ay naroon, tayo ay mga samyo ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba sa Old Testament, yung mga sacrificial animals na ino-offer sa pananampalataya, ito ay nakakalugod na aroma, halimuyak sa Diyos. And yung same imagery na makikita natin yung sa Ephesians chapter 5 verse 2, sabi doon, Jesus gave himself for us a fragrant offering and sacrifice to God. Hindi ba napakagandang isipin na hindi na nagpapaulit-ulit yung sakripisyo na yan? Dahil ginawa ng isang beses lang at nakakalugod yun. Mas nakakalugod yun sa mga lumang tipan na sakripisyo. Mas higit yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Dahil isang beses lang yung gagawin at hindi na uulitin pa, hindi, wala nang paulit-ulit na sakripisyo. At nakakalulugod yun sa Ama. Nakalulugod yun sa Diyos. At walang sino mang taong makapangyarihan ang gumawa nito na nakapagbigay ng lugod sa Ama maliban sa Panginoong Jesucristo. Kaya napakaganda na yung general mo ay isang representante na perpekto at walang kapintasan. Napakasarap isipin na bilang mananampalataya, ito yung ating sinusundan at siya yung dapat nating hangaan. So Genesis chapter 27, kung naalala niyo yung istorya niyan kay Isaac, si Esau at si Jacob, nung panahon na si Isaac ay matanda na at hindi na siya nakakakita, ibibigay siya sana si Esau. Pero narinig ni Rebecca na ganun yung gagawin, kaya ang ginawa niya ay kinausap niya si Jacob at ang ginawa nila ay pandaraya. Gumawa siya, dahil mabalbon si Esau, ang ginawa ni Rebecca ay gumawa siya ng damit na mabalbon at ipinasuot kay Jacob. At ang sabi ni Isaac dun sa verse 27, sabi niya, "See, the smell of my son is as the smell of a field that the Lord has blessed. It was the aroma of Esau that pleased his father and caused him to bless him." In the same manner, although na walang pandaraya dito, tayo ay binihisan ng katuwiran ni Kristo. Tayo ay binihisan ng kabadalan, ng katuwiran ng Panginoong Jesucristo. We have the smell of Christ. At pag naaamoy ng Diyos, yung mabangong aroma na yan ng kanyang anak, nakikita yan sa ginagawa nating pagtugon sa Panginoong Jesucristo. Sabi ni John Calvin, "Christ is a fragrance of life permeating our existence with His grace and truth." Si Kristo daw yung halimuyak ng buhay na tumatago sa ating pag-iral ng kanyang biyaya at
katotohanan. Napakagandang isipin na kung sa'yo lang sariling kakayahan, sa sarili mong moral, kabaitan, eh hindi ito aabot sa pamantayan ng Diyos na banal. Kung ang magiging pamantayan natin ay yung mga sarili nating dedikasyon, kayahan, talento, estado sa buhay, eh hindi yan tatanggapin ng Diyos bilang isang halimuyak na katanggap-tanggap sa Kanya. Labas kay Kristo, ano mang bagong meron ka ay hindi ka tanggap-tanggap sa harapan ng Ama. Kaya ang hamon ko sa inyo, examine whether you are truly reflecting Christ's fragrance in accordance with the gospel mandate. Suriin mo yung tunay mong, kung sinasalamin mo ang halimuyak ni Kristo alinsunod sa mandato ng Ebanghelyo. Alamin mo, kung ang bang klaseng pamumuhay mo ay sumasalamin sa halimuyak ni Kristo, ikaw ba ay nagbibigay ng halimuyak ng Panginoong Hesukristo ayon sa ilalim ng mandato ng Ebanghelyo? At kung ihiwalay ka sa Ebanghelyo, ibang klaseng halimuyak ang mahamoy sa'yo. Hindi mabahong halimuyak ang gagawin mo kung hiwalay ka sa ilalim ng Ebanghelyo ni Kristo. Your gospel perseverance serves as a means through which God spreads the fragrance of His Son and His work. Yung pagpapatuloy mo sa Ebanghelyo ay nagsisilbing kaparaanan kung saan ipinapalaganap ng Diyos yung samuyo na yan ng Kanyang anak at ng Kanyang mga ginawa. Nasaan ka sa kategoryang ito? At para sa mga bisita namin, para sa mga regular namin bisita at lagi namin kasama linggo-linggo, yung pangalawang puntong ito ay halos para sa inyo. Kaya gusto kong idiretso ito doon sa pangalawang punto natin, ang halimuyak ng kamatayan. Katulad na kung saan ang isang nabubulok na bangkay ay naglalabas ng mabahong amoy, ay ganyan din naman yung buhay na tumatanggi sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ang parehong aroma, ang parehong incense na ginagamit sa panahon ng Roman Triumph na ito ay makikita natin, ito ay masama para sa mga captive. Hindi ito mabuti para sa kanila dahil sa panahon na yon sila ay maaaring patayin o hindi naman kaya ipagbilay bilang isang slave. At pag naamoy nila yon, hindi yun tagumpay para sa kanila. Iyon ay maaaring kamatayan o hindi naman kaya ay pagkabihag. At yung mga nakapaligid sa kanila, yung crowd na ayaw sa mga Romano nung panahon na ito, naaamoy nila, pinupuhaw nila. Nito yung atensyon nila patungkol sa kamatayan at pagkatalo. Ang indikasyong ipinapakita sa atin dito, ang mensahe ng Ebanghelyo, bagamat ito ay nagbibigay ng buhay at kaligtasan sa iba, ito ay nagdudulot ng kondemnasyon doon sa mga ayaw tumalima at sumunod sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kinikilala ni Apostol Pablo na ang parehong halimuyak ni Kristo ay maaaring madama ng mga tumatanggi sa mensahe ng Ebanghelyo. Para sa kanila, it is the aroma of death. Halimuyak ito ng kamatayan. Ito ay nagbibigay ng babala nang dahil sa refusal nila na tanggapin yung inaalok na kaligtasan at pakikipagkasundo sa Diyos. Alam niyo ba yung ginagawa ng Ebanghelyo? The gospel message confronts humanity with the reality of its spiritual condition. A choice between life and death. Yan ang ginagawa ng Ebanghelyo. Kinokumprontan niya ang tunay na estado ng isang tao. Yung realidad ng kanyang spiritual na kondisyon. Ini-expose ng Ebanghelyo kung ano yung tunay na kalalagayan ng isang tao. Ipinapakita niya yung pagiging makasalanan mo, yung pagiging walang pag-asa mo. Ipinapakita niya yung mabigat na sasapitin ng isang tao na hiwalay kay Kristo. Sa kabila ng mabuti ang Ebanghelyo, ito ay may mabigat na mensahe para sa mga tumatanggi sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At ito ay nagbibigay sa atin ng paalala sa eternal na kahihinatnan ng unbelief, ng hindi paniniwala at pagtanggi
sa Panginoong Hesukristo at para sa mga mananampalataya, para sa mga Kristiyano, this is urgency of gospel proclamation doon sa mga taong hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo. Urgency. So the gospel confronts sin and exposes the spiritual blindness of those who reject Christ. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay kinukumpunta ang kasalanan at hinahayag nito yung spiritual na pagkabulag ng mga taong tumatanggi sa Panginoong Hesukristo. Isa sa mga sermon na deliver nung 1741 during the First Great Awakening, ito yung period of religious revival in America, ay yung famous na sermon ni Jonathan Edwards, Sinners in the Hands of an Angry God. And this sermon underscores the seriousness of sin and the reality of divine judgment. It serves a reminder na ang hatol ng Diyos, yung puot at galit ng Diyos, ay nakaabang doon sa mga taong tumatanggi sa panawagan ng Ebanghelyo. Kaya hindi pwedeng ang Ebanghelyo ay pag-aangin natin sa iba. Hindi pwedeng ang Ebanghelyo ay pag-aangin natin yung dating at mensahe nito para lamang maniwala yung iba. Kailangan nilang makita yung pareho katotohanan na sa Yesus ay nagliligtas. Ngunit kung tatanggihan mo yon, ang Ebanghelyo ay nagbibigay ng kondemnasyon doon sa mga tatanggi sa inaalok na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. At katulad ng nabubulok na hayop, kung saan yung amoy niyan ay, pag nakakamoy ba kayo ng isang nabubulok na patay na hayop, ay nilalapitan nyo? Di ba nilalayuan nyo? So ganyan din ang itsura ng isang taong wala sa Panginoong Hesukristo. Ipinapakita nito, inilalabas ito yung tunay niyang baho at kapangitan, kabulukan. Ganyan ang isang taong wala sa Panginoong Hesukristo. Huwag mong isiping mabuti kang tao. Huwag mong isiping hindi naman ako makasalanan. Hindi natin pinag-uusapan dito yung moralidad mo. Ang pinag-uusapan natin dito yung sinasabi ng Ebanghelyo, ano ka sa harapan ng banal na Diyos? Ano ang katatayuan mo hiwalay kay Jesus? Maaari mo sabihin, religyoso naman ako. Nagsisimba naman ako linggo-linggo. Hindi naman ako gumagawa ng masama katulad ng mga nasa kulungan. Kaibigan, hindi yan ang usapin dito. Ang usapin dito ay ikaw mismo. Nakita mo na ba yung tunay mong kondisyon sa harapan ng isang banal na Diyos? Naiintindihan mo ba na kung hiwalay ka kay Jesus, yung pupot at galit ng Diyos na pinipigil niya, darating yung araw na bababayan sa'yo? Yan ang malinaw na mensahe ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ito ay tumatawag sa mga nagliligtas. Ito ay mabuti sa mga naliligtas. Ito ay mabuti sa mga Kristiyano na. Ngunit ito ay hatol sa mga tumatanggi at ginagawang magaan lang ang Ebanghelyo. Huwag nating paglaruan ang Ebanghelyo. Huwag nating pag-aangin, pababawin, palabnawin ang Ebanghelyo. Seryosohin natin ang pagiging Kristiyano. Sabi ni Charles Spurgeon, the gospel is offensive to those who are perishing, but it is the power of God to salvation for those who believe. Napakasimple nung sinabi ni Charles Spurgeon, pero napakalalim, napakamalaman nung sinabi niyang ito. Kaya ang hamon ko ngayong hapon sa inyo, respond with seriousness to the call of the gospel, which is the fragrance of grace that saves sinners. Respond with seriousness to the call of the gospel, which is the fragrance of grace that saves sinners. Ang hamon na ito ay hindi para lamang sa mga wala pa sa Panginoong Jesus. Ito ay para din sa ating mga Kristiyano na miyembro ng Iglesia ng Antipolo Reform Baptist Church. Tumugon ka ng may kaseryosuhan sa Ebanghelyo. Huwag kang maging Kristiyano lang tuwing araw ng Linggo. Lumaban ka doon sa dapat mong paglabanan bilang mananampalataya.
Dinangin mo yung mga kaloob sa iyo ng Espiritu Santo upang iambag sa pagsulong ng Ebanghelyo. Paano tayo magiging mahalimuyak na mga mananampalataya kung hindi natin ginagawa yung maging maliit lang na tungkulin natin para iambag sa pagsulong ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Let me appeal to you, brethren. Our lives and message are the means of God to propagate the process of salvation and judgment in the world by revealing the character of people's heart. Inagamit ng Diyos yung buhay at mensahe natin para ipalaganap ang kaligtasan and even the judgment, ang hatol ng Diyos sa mundo. Ipinapakita nito yung katangian ng mga tao, yung puso ng mga tao sa harapan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. The wrath of righteous God awaits the unrepentant heart. Ito ay puot na walang katulad. Ito ay puot na walang hanggan. Do not delay. Huwag mong ipagpabukas. Huwag mong ipagsusunod na buwan. There is hope. Yakapin mo yung kaligtasan na iniaalok sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. For in His hands, even the most sinful soul can find forgiveness and eternal life. Ito tayo dati bilang mga mananampalataya. Sariwain natin yung ganda ng Ebanghelyo. Hindi ito patagalan bilang mananampalataya. Hindi porket matagal na akong Kristiyano, alam ko na yan. Yung ganyang klaseng dahilan, lumalabas lang ang totoo na hindi mo talaga alam. Sabi, nabasa ko yung, kinote yung komentary ni Clark. Sabi niya dito, the same happens to the present day to those who receive and to those who reject the gospel. It is the means of salvation to the former. It is the means of destruction to the latter. For they are not only not saved because they do not believe the gospel, but they are condemned because they reject it. Napakalinaw. Hindi sila naligtas. Hindi dahil hindi nila pinaniniwalaan yung Ebanghelyo, kundi dahil tinanggihan nila ang iniaalok na kaligtasan mula sa Ebanghelyo. In the aroma of Christ, you find both invitation and confrontation. Ilalapit natin yung mga kaluluwa patungo doon sa pagliligtas, sa pagtubos ng Diyos while exposing the darkness within. And as we Christians are both fragrance and fragrance bearer. We as Christians, we are both fragrance and fragrance bearer. Hindi ka lang halimuyak, tagapagdaling at tagapagdala ka rin ng halimuyak, ng samyu na yan ng Panginoong Jesucristo. At bilang mga sisidlan, dala natin ang dalawang pananagutan ng pagpapalaganap ng matamis na halimuyak ng biyaya at pagpukaw sa paghimagsik ng mga nakabaon sa kasalanan. Yan yung dalawang pananagutan na daladala ng mga mananampalataya. At sa pagtatapos natin, let us embrace the challenge of being vessels of His fragrance, knowing that in every encounter, we embody the eternal tension between life and death, salvation and condemnation. Para sa mga bisita namin, ito yung oras para suriin mong mabuti kung ano ba talaga yung tunay mong estado sa harapan ng Diyos. Kailangan mo ba si Jesus? Kung kailangan mo si Jesus, lumapit ka sa Kanya. At para sa ating mga mananampalataya na sariwain natin ang magandang halimuyak ng Panginoong Jesucristo. At muli natin yung pag-alabin ng ating paglilingkod sa Kanya. Huwag nating sayangin yung mga linggo, mga panahon, araw at oras na pwede nating gugulin para sa paglinang ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi tayo Kristiyano lang sa pangalan, hindi tayo Kristiyano lang na may tatak bilang isang reform. No. Ayaw nating maging ganun. Gusto nating maging mananampalataya na nakapagbibigay lugod at mabangong samyo sa harapan ng Diyos Ama dahil sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, patuloy na kami ay umaasa lamang sa biyaya at habag ninyo.
Dalangin namin sa hapong ito na kayo po ay magligtas ng mga taong makasalanan. Kayo po ay tumawag ng mga wala pa sa inyo. Dalangin namin ang katotohanan ng Ebanghelyo ay patuloy na pumukaw sa puso at isipan ng mga taong tumatanggi rito at maunawaan nila ang eternal na kahihinatnan kung sila ay tatanggi sa inaalok na kaligtasan mula sa Panginoong Jesucristo. Dalangin namin ito, Diyos, bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, Diyos, tulungan mo kami na maging tagapagdala kami ng halimuyak ng Panginoong Jesucristo. Huwag kaming maging satisfied lang doon sa estado na kami ay halimuyak lang. Dalangin namin na kami ay maging tagapagdala rin ng halimuyak ng Panginoong Jesucristo para doon sa mga taong tatanggap, para doon sa mga taong maliligtas ng dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Salamat sa buhay ni Apostol Pablo na sa pamamagitan niya ay ipinakita ang kagandahan ng Ebanghelyo, ipinakita niya ang dalawang katotohanan ng mga taong naapektuhan ng pangangaral ng Ebanghelyo. At dalangin namin, O Diyos, maging hamon ito sa amin bilang isang iglesia. Huwag nawa kami maging matamplay ng mga mananampalataya. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.